share ko lang kung paano magluto ng adobong manok. O yan. Tekniko kasi, ginagawa ko, nilagyan ko siya ng kalating basong tubig, tapos nilagyan ko ng toyo, tapos nilagyan ko rin siya ng suka. Ayan. So, pakukuluan ko siya ng mahina lang yung apoy. Kasi, pag malakas yung apoy, naluluto yung manok. Naluluto yung labas ng manok, pero yung pinaka loob ng manok, like yung mga buto, hindi naluluto. So, mas maganda, mahina lang yung apoy kung mag-aadobo kayo. So, pakuluan nyo lang siya, hintayin nyo maiga-iga para yung suka at saka yung toyo ma-absorb ng pinakamanok. Para masarap talaga siya. Ayan. So, hintayin nyo lang yung susunod na gagawin ko para makita nyo kung paano ko siya mapapaiga ng may natitirang mantika. Ayan. So, lalagyan nyo siya ng konting star margarine. Ayan. Para at least siya yung magbibigay din ng konting mantika pagka naiga yung ating adobo. Ayan. So, takpan na lang ulit muna natin. Hintay-hintay lang tayo ng mga 5 minutes bago ulit natin i-open. Para at least yung pinakamanok ma-absorb na yung suka, tsaka yung toyo, tsaka yung star margarine. Ayan. So, thank you. Ayan guys, nilagyan ko siya ng paminta. Nilagyan ko siya ng patatas. At sinabay ko rin ng sibuyas. So, huli ko talagang nilalagay ang sibuyas. Kasi maluluto siya masyado eh. So, maganda kasi pagka yung sibuyas hindi masyadong luto. So, nilagyan ko rin ulit ng kalahati pang tubig na kalahating basong tubig. Ayan. So, maya-maya, tingnan ulit natin. And makikita nyo na kung ano itsura ng aking adobong manok. So, ayan. Kumukulo na siya. Okay, ito na yung ating adobong manok. Ayan. So, kitang-kita nyo yung pagkakaluto. Itikman natin siya. Ayan. So, yung patatas niya, huli kong nilagay talaga. Patatas yung inuna ko. Alam ba't gusto ko kasing malaman agad yung patatas ko. Kuhan siya, ayan. So, ito yung pinakakarne niya. Ayan, so lutong-luto din siya. Itikman rin natin. Tama yan siya. Yung asim ng suka at yung alat ng manok pumasok sa kanya. Sa laman niya. Ayan. Sarap niya, promise. Ang mapapansin niyo yung sibuyas niya. Huli ko siya nilagay. Hindi siya masyadong luto. Diba? Yan. So, masarap din siyang isabay sa patatas pag kinakain. Sulit. Makayang manghihila yung sa gasol. Pag magluluto kayo ng adobo kasi oo nga mabilis nga naluto yung adobo nyo pero hindi nyo naman alam ko anong lasa talaga. Make sure lagi na mahina lang yung apoy para ma-absorb talaga yung lasa ng pagka-adobo. So yung kanya yung manok nyo. Sulit na sulit. Tap. Napansin nyo, medyo may kulay dilaw siya. Yun yung star margarine. Nakakapagpadagdag din kasi sa lasa yung star margarine. Sulit na sulit talaga, no? Sorry, tumansik.
Sulit na sulit talaga. Wala akong masabi sa lasa ngayon. Every time na mag-aadobo ako, ganyan lagi yung ginagawa ko. Alam po na asa natin yun. Every time na mag-aadobo ko, ganun lang lagi ginagawa ko. Sabi nila, ah, malakas sa gasol yan. So, hindi ako nanginangin sa gasol. Kung masarap naman yung kakainin mong adobo. Ay, mga adobong baboy. Ganyan. So, sulit talaga yung lasa niya. Kahit sibuyo, pwede mong iulam eh. Ayan. Ayan, salamat po sa mga nagsubscribe sa akin sa YouTube channel ko. Kung hindi ka pa nakasubscribe, so subscribe ka na para updated ka sa mga post ko. So yun lang, nandito na lang. Maraming maraming salamat po. Huwag po kayo may mag-subscribe sa YouTube channel. Thank you po. What you giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed.